kongresista sa unang distrito. Sa huling episode ng Kalambuan Dalatanan, I made it very clear na ang number one natin na consideration para sa politika is peace. Uh-huh. Kalinaw, dili gubot. Dili gubot. And because of that, na number one ang ating consideration, we wanted to keep the peace here in Davao City. Kay luoy kaayo ang Davao kung magkagubot diri sa Davao. Mm-hmm. Nag-announce si Mayor Sara. October 1 ang announcement niya, ang pronouncement niya na gusto ni Mayor Sara ni si, na si Paulo Duterte maging congressman of the 1st District of Davao City. Mm-hmm. And because of that, ang Nograles family, we sat down. Mm-hmm. And then we asked ourselves, what is the best for the 1st District of Davao City? More than anything. Mm-hmm. And the best is peace. Mm-hmm. At dahil sa peace na yan, we decided to honor the peace, mm-hmm, for the benefit of the district. So hindi nyo po isa-challenge yung plano ng ni Vice Mayor Paulo Duterte sa pagtakbo niya sa bilang kongresista? The way I see it, hindi naman kailangan i-challenge. Mm-hmm. Kasi karon congressman ko karon sa PBA party list. Ang pangutana para sa ako, ipadayon ba nako ang trabaho nako sa PBA party list na daghan pa kayong mga pending diyan na trabaho? Or I will leave PBA party list to fight Paulo Duterte? Ang parang tanong po kasi, Congressman Coco, yung mga taga-unang distrito, dahil nakasanayan na nga nilang liderato ng Nograles, alam naman natin na nakakatakbo sila sa inyo sa scholarship, sa Correct. Medical assistance, Correct. Sa mga jobs fair na dinadala nyo pa kung saan-saan barangay, at lalong-lalo na, kali dito, kali doon, multipurpose gym, barangay hall, etc., etc. Yan po yung lideratong nakasanayan nila, kaya hindi nyo sila masisisi kung may pag-udyok na isa pang Nograles ulit ang ilagay dyan. Well, automatic naman talaga yung feeling na yan. Mm-hmm. Pero ang akong tubag diha is that ay kagool kay naapamangko. Mm-hmm. Mm-hmm. So, naapabay Congressman Nograles sa unang distrito? Mm-hmm. Naa. Mm-hmm. Kinsa man, si Coco Nograles, mm-hmm, sa PBA party list. Mm-hmm. Mm-hmm. So, naa si Coco Nograles, i-prioritize lang na akong gihapon ng 1st District of Davao City and walang mawala sa 1st. Padayon lang gihapon ng atong mga programa, dili lang sa 1st District, but also throughout the nation. Kay padayon lang gihapon. Nag-usap na po ba kayo ni Vice Mayor Paulo Duterte? Wala pa. Wala pa kami mag-uusap siguro kayo. Maybe. Hindi po magiging, hindi po nyo tatanggihan yan. Of course. Kung makakausap nyo po siya, ano po ang gusto nyo sabihin sa kanya? Congratulations. Maliban po doon, may gusto ba kayong sabihin tungkol sa, halimbawa, sa priorities ng District 1 na baka gusto nyo hingin sa kanya? Okay lang. Alam na ni Paulo kung anong gawin niya. Mm-hmm. Babayaan na lang natin ang kanyang free hand to run the district. Babayaan na lang po daw natin si Vice Mayor, soon to be Congressman Paulo Duterte, kung anong gagawin niya. Pero babayaan nyo kung tanungin kayo, Congressman Coco, saan kayo mapupunta? Nasa PBA pa rin ako. Mm-hmm. At saka nag-file na ako sa COMELEC sa Manila. Ito. Sticker. Nag-file ako sa COMELEC sa Manila as PBA party list nominee. And we are hoping na ang atong suporta diri sa Davao City padayon lang gihapon, mm-hmm, para makasilbi naman po ako sa, mm-hmm, 1st District and the rest of Region 11 and throughout the nation. So ito pong PBA, di makikita kayo dito mula Apari hanggang Turtle Island. As usual, from Mabulis Island in the north all the way to Turtle Island. Pwede bang malaman kung ano ang plataforma ng PBA para sa susunod na halalan? It is still the same. Kami lang ang natatangi or nag-iisang party list para sa ating sports. Nagsugod na ang atong mga programa dinhi sa siyudad sa Davao o sa lain-lain pang mga siyudad diri sa Region 11. Just recently, we've got our Philippine Sevens football, mm-hmm, and then we are now engaging into our volleyball program. And we are going to engage also in other sports programs na kabalo na ta na how to run it, and we're just going to perfect it through the years. So maliwanag na maliwanag po yun, si Congressman Coco ay tumatakbo ngayon bilang kongresista
sa ilalim ng PBA party list. Nagsimula na po ang filing at siya ay nag-file na. Sinusuportahan po niya ang kandidatura na in-announce para kay Vice Mayor Paulo Duterte bilang susunod na kongresista ng unang distrito. At si Carlo Nograles, Congressman Carlo Nograles, ay nagdesisyon na sumuporta sa mga kandidato sa Senado na manggagaling sa Davao. Parang campaign manager na lang siya ang labas niya dyan. At kung ano, matapos ng eleksyon, handa siyang magpahinga. Pero kung hahamunin daw siya na magsilbi sa administrasyon ni Pangulong Duterte, mahirap daw tumanggi sa presidente. Yun ang sabi ni Congressman Coco. Congressman Coco, wala na po tayong oras. Madami pa ako sanang itatanong, pero inaasahan namin na babalik kayo dito sa Kalambuan de la Tanan para sagutin pa yung mga iba pang tanong. Parting words siguro bago tayo magpaalam. Daghang kayong salamat sa atong mga supporters, sila bina sa unang distrito sa siyudad sa Davao, o ang atong mga supporters sa PBA party list. Panahon na karon sa election, and daghang muduol sa inyo mga ayog inyong tabang, and I just want everyone to remember na ang PBA party list, at least pag-abot sa Region 11, mibalik, nagsilbi, nagserbisyo. I hope you can support PBA party list in the coming 2019 elections. Salamat kayo. At bago po tayo tuluyang magpaalam, bayaan niyo pong pasalamatan po muna ang ating direktora, si Miss Ching Amor, ang ating makeup artist, si Miss Katagalineto, ang mga taga-suporta ng Kalambuan de la Tanan na kung wala sila, wala din tayo dito para magbigay ng informasyon sa inyo, si Congressman Carlo Nograles, ang PBA party list na pinamumunuan ni Congressman Jericho Coco Nograles, ang pompous pink decor by Reggie Pacheco Ching na nagbigay ng set natin, at ang mga painting na nakikita nyo ay galing kay Miss Elena Dumlao. Maraming salamat po sa inyong lahat, at sa ating mga manonood, salamat po, at hanggang sa susunod na Kalambuan de la Tanan, ito po si Ber Bermudez, nagpapaalam sa inyo. Kalambuan de la Tanan. Okay kayo. Ako si Jocelyn Lipas, taga Barangay 28. Nakabalo ko nga na ay medical mission gikan kang samong kagawad nga si Rubin Gloria. Alas 8:30 ko ni abot na to diri, kay abin akong dagang tao, pero paabot na ko na diri, upside na maayo lang pag nahimay. Mauto ang akong nakuanan nga nakadawat ko sa akong ipacheck up akong ubo na high blood. Mauto na ibawaan nga high blood ay ko. Magpasalamat po ko. Yeah, labi na sa akong mga apo nga nari mga isang na po'y ubo. Salamat po sa iyang mga tambal ng panghatag. Mayo gani nga naghimo si Carlo o si Coco Nograles aning medical mission, kay aron malibre po ni sa mong tambal na makadawat sa iyang mga servisyo. Daghang salamat kang Coco Nograles o kang Carlo Nograles. Ako si Justin Lindipas. Okay na ko. Okay ka ko. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay kaayo. Okay ka ko. Okay kaayo. Okay,